Hello guys, good morning. Ngayon ko po ay papakita ko sa inyo ang aking native pigs. At kumuha na rin po tayo ng dawan ng saging para ipakain sa kanila. Guys, ganyan lang po ang aking kulungan. Malawak po ang kanilang nagagalaan. At gustong gusto po nila ang ganyang setup. Hindi po katulad ng nakatali lang. At masaya po sila sa loob ng aking kulungan. Ayan guys. Gustong gusto rin nila ang dahon ng saging. Kapag binibigay natin ay talagang kinakain nila. Guys, kaya ko po sila binibigyan ng dahon ng saging. Dahil marami po itong benefits para sa ating native pigs. Lalong-lalo na guys kung ang native pigs nyo ay nagtatae. Nakakatulong po ito na mapatigas yung kanilang dumi. Maganda rin yan guys sa buntis na inahinin. Dahil nakakatulong itong mapabilis ang paglabas ng anak. At hindi maging sakitin at tamlayin. Kaya lagi ko talagang binibigyan yan guys. Yan guys, ang kanyang mga anak ng isang native pigs. Malakas rin kumain ng dahon ng saging yan guys. Dahil nung nasatyan pa lang siya ng kanyang nanay ay pinapakain na natin ng dahon ng saging yung kanyang nanay. Gustong gusto rin nila guys ng dahon ng saging. Yan guys, may dalawa pa tayo dito. Pang dispose yan guys. Kapag nasa 20 kilos na, dispose na natin para pang lechonin. Ito rin guys, magtitira lang tayo ng isa dyan para gawin nating inahin. Tapos yung iba, pang dispose na. Magto 2 months pa lang yan guys. Pero ang lakas ng kumain ng dahon ng saging. Guys, pwede rin naman ipakain yung puno ng saging. O ang bunga. Kapag magpapakain kayo ng puno ng saging guys, pwede rin yung gitna ang ipakain nyo, tadtarin nyo ng maliliit tapos ibigay sa kanila. Pwede rin naman na buo nyong ibigay. Yan guys, nagsimula lang ako sa isang inahin yan guys. Bali itong tatlo ay anak niya na. Tapos yung lalaki ay binili po natin. Hindi po kasi pwedeng gawing bulugan ang kanilang kapatid dahil magkakaroon ng inbreeding. Kaya bumili po tayo ng bulugan sa ibang magbababoy. Guys, kung may plano po kayo na mag-alaga rin ng native pigs katulad po nyan at malapad rin po ang inyong lupa, mas maganda po na magtanim rin kayo ng saging. Or kung may saging na rin kayo na tanim, dagdagan nyo pa po dahil napakaganda nito sa ating native pigs. Saka hindi rin naman masasayang ang puno ng saging. Dahil kahit bunga ay pwede nyong ipakain or pwede nyo ring ibenta or kainin nyo. Tapos yung katawan at dahon ng saging naman ay siya pong ipakain nyo sa mga native pigs. Sa panahon talaga ngayon guys ay kailangan ng diskarte dahil mahal na po ng feeds.
pagkain para sa ating mga baboy. At hindi naman po siya bumababa. Kaya kailangan mayroon rin tayong alam kung anong pamalit sa feeds na maganda rin naman ang resulta para sa ating mga native na baboy. Bukod sa nakatipid po tayo sa gastusin para sa pagkain ng ating native na baboy, ay masaya rin po tayo na nakikita silang kumakain ng mga organic na pagkain. At yan po ang gusto ng mga mamimili na mga lechonero, dahil masarap po ang karne. So hanggang dito na lang guys, sana makatulong ako at makapagbigay ng idea sa mga baguhan na gustong mag-alaga ng native pigs kagaya po nito. Maraming salamat po. Ingat.